Magandang araw mga kaparokya, mga kapanalig at mga kaibigan. Tayo po ngayon ay narito sa ating programang Lovingly Yours. Hatid po sa inyo ng words of encouragement from Best Friend in Charity. Mula po sa inyong mga lingkod, si Brother Charles Adlawan po, radio anchor and Catholic apologist. Si Father Jose Borjel Pascua po ng Quezon City. So, welcome po sa first episode ng ating programa ngang Lovingly Yours. So, Father Polyjan Pascua, ano nga po ba itong ating programa ng Lovingly Yours? Okay. Para po sa kalaman ng madla, ang programa ng Lovingly Yours po ay may kinalaman sa tunay na buhay ng tao na pwede po nating kunan ng inspirasyon at encouragement sa kabila ng kahirapan sa buhay. So ito po nga ang programang Lovingly Yours ay tungkol nga no sa pag-share ng kanilang karanasan sa kanilang tunay na buhay na kung saan pwede nga po tayo makapulot ng mga aral. At ito po ay makakapagbigay sa atin ng inspirasyon at encouragement po no para sa ating pang-araw-araw na buhay. So Father Polly, meron tayong isang bisita na ating kakapanayamin. Sino siya Father Polly? Pakilala mo. Okay, atin pong ipakikilala ang ating bisita sa araw ito, si Mr. Elmo Lorenzo Enzo Jr., ang kilalang flutman hindi lamang sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. So, araw po, Sir Elmo. Magandang araw din po. Magandang araw din po, Sir Elmo. Malaking karangalan po na ating makasama si Mr. Elmo Lorenzo Enzo Jr. para kanyang ibahagi ang kanyang buhay. So ngayon po ay Mr. Elmo, pwede niyo po bang ibahagi ang inyong buhay para sa ating mga taga-subaybay? So Sir Elmo, kayo po ay naging tanyag no sa bansag na flutman. So, paano po tumakbo yung buhay nyo bilang isang flutman? Magandang araw po sa inyo. Ako po muli si Elmo Enzo Jr. at ito po ang salaysay ng aking buhay kung bakit po ako binansag ang flutman. Sa totoo po niyan ay hindi po since birth yung talent ko. Ay since nung bata pa ako. Pero yun po ay natutunan ko nung nag-abroad ako sa Saudi. Wow. So, dati po wala talaga akong talenta pagtugtog ng flute, ganun. Tapos, nung nag-abroad po ako noong year 2014 sa Saudi, kasi yung pag nasa malayo ka kasi, nangungulila ka sa pamilya. Opo. Tapos yung namimiss ko sila, wala ko yung ibang gawin kundi cellphone, ganun. Kaya ang ginawa ko, naghanap ako ng mga relaxing music, yung nakakatanggal ng stress, nakakatanggal ng problema sa YouTube. Tapos nung napanood ko sa YouTube yung mga Native Americans, yung mga ibang lahi na tumutugtog ng flute, gaya ng mga Chinese music, Native American music, ganun. Parang na-inspire ako na parang gusto kong tumugtog ng ganun. Kasi iba yung pakiramdam pag nakakarinig ako ng flute music. Parang nare-relax yung isip ko, yung damdamin ko ganun. Na imbis na namimiss ko yung mga pamilya ko, minsan yung hindi rin ako makatulog, ganun. Pag ano yun yung pinapakinggan ko hanggang sa makatulog ako, hanggang sa makarelax ako pag pagod sa trabaho, ganun. Tapos, nung nandun ako sa Saudi, naghanap ako ng mga flutes na pwede kong tugtugin sana. Pero sa paghahanap ko sa mga music store, wala akong mahanap. Kaya ang ginawa ko po ay gumawa ako ng sarili kong flute, okay. Yung PVC pipe. Yun, kasi walang bamboo dun, kaya yung PVC pipe yung ginawa ko. Bali, ilang beses rin akong gumawa ng PVC pipe na hindi ako nakabuo ng perfect na flute. Hanggang sa yung na-perfect ko na isang araw, yung na-perfect ko na yung flute. Hanggang sa natutunan ko na siyang patugtugin. Tapos, yun yung tuloy-tuloy na ginagawa ko pag wala akong trabaho, rest day, ganun, o kaya nasa kwarto. Ganun yung ginagawa ko. Yung nag-flute ako,
Tapos nagpo-post din ako sa Facebook. Wow. Ganun yun. Para at least mapanood ng mga pamilya ko, mga kaibigan, ganun. Doon po ako nag-start na tumutok ng project. So Sir Elmo, no? Kayo po ay taga Baguio, no? So likas na po ba sa inyo yung talento ng pagtugtog o it's a unique talent yung lang? Ito po ba inyong natutunan? O may nagbigay po ng inspiration para po kayo ay matutugtog ng flauta? Balik po ang nagbigay sa akin ng inspiration ay yung mga napapanood ko sa YouTube. Yes. Pero nung alam ko nang tumugtog ng flute, kinuhinto nung mga kapatid ko sa akin na ako daw yung nagmana sa lola namin. Wow. Kasi yung lola pala namin yun, flute artist din siya. Nasa dugo na pala siya. So ibig sabihin po ay nasa dugo po o pinagmanahan kayo kung bakit taglay niyo po ngayon ang karunungan sa pagtugtog po ng flauta. So sumikat kayo ha, Sir Elmo. And ako po na personally napapanood ko yung videos niyo, nakaka-impress yung mga performance niyo no sa pagtugtog ng flauta. At hindi po nakakataka na napakaraming views ng mga videos niyo. So paano po yung turning point sa inyong buhay nung makilala kayo bilang flute man naman? Nung nasa Saudi po ako, hindi pa po ako kilala noon na flute man, hindi ako tinatawag na flute man dati. Pero nung umuwi po kasi ako noong 2017 dito sa Pilipinas. Kasi gusto po kasi nang tumagal sa Saudi para makapag-ipon, ganun. Pero dahil miss ko na yung pamilya ko, gusto ko silang makasama. Umuwi na ako na kahit walang ipon, walang naipunder man. Na so napilitan po kayong umuwi po? Opo. Umuwi po ako tapos bali ang dala ko lang po noon ay yung talintong natutunan ko doon sa Saudi. Wow. Kaya naisipan ko na gumawa ng mga bamboo flutes, ganun. Bali, nung pag-uwi ko po nung February 2017, bali, nag-istara po ulit ako sa isang machine shop. Kasi yun po yung trabaho ko sa Saudi. Hindi po talaga ako musician. Isa akong skilled worker, welder, at machinist. Yun po yung talento ko. Gumagawa ko ng pisa ng mga sasakyan, gano'n. Okay. Tapos ulo-ulo po ako sa shop sa pinagtrabaho ko dito sa Bugyas Binggit po. Sa lugar ng misis namin yun. Tapos minsan din nagpa-part-time, nagsasideline din ako bilang isang tricycle driver. Gano'n. Bali nung nasa shop po ako, tinuloy ko na yung paggawa ng flutes. Wow. Pero bamboo na siya. Mm-mm. Doon po ako, pag wala akong ginagawa sa shop, gumagawa ko ng mga bamboo flutes. Mm-mm. Tapos tumutugtog ako, and then napupos ako sa Facebook. Pero wala rin akong balak noon na gawin negosyo yung flute. Pero sumikat po kayo sa ano sa YouTube. Okay. Parang inabot po kayo yata ng 2 million ang viewers. Opo, yung na-upload na po ng iba. Pero bago po noon, nung umuwi ako ng 2017, bali, grabe po kasi yung trabaho ko noon. Nag-wielding ako, ganun. Tapos minsan, hindi malilipasan ka ng gutom kasi yung daming trabaho. Ay, medyo pumayat po ako noon. Dati nung umuwi ako, umabot ako ng 75 kilos. Medyo ano 75. Pa, laman-laman. Medyo payat na po. Wow. Medyo macho-macho pa noon. Pero nung medyo pumayat ako, naisipan ko na yung mag-stop muna ng trabaho na ganun, tapos naisipan ko na mag-apply ng Australia. Mm-hmm. Tapos nung nag-apply po ako ng Australia, hindi ko naman po inaasahan na yung ma-scam ako. Mm-hmm. Kaya ang ginawa ko po nung nag-apply ako, umutang ako ng mga pang placement fee, pang medical, ganun. Halos umabot ko siya ng mga 200K, ganun. Okay. Yan po yung nawala sa akin, mga passport, documents, ganun. Yan po ba yung first time po o second time po na kayo po yung na-scam? O na-biktima ng scam? First time pa lang po na. Kasi ang gusto ko kasi mag-shift ng trabaho. Kaya gusto kong applyan yung dairy farm worker sana. Okay. Yan. Pero nung na-illegal ako, iniwan ko yung trabaho ko noon nung nag-apply ako. Kaya imbis na babalik ako doon, siyempre hindi na ako makabalik kasi meron ng ibang nagtatrabaho. Kaya doon ko naisipan na para makabawi sa mga pinagkautangan, ganun, para makabayad. Meron din akong kapatid na nagsabi sa akin na pwede ka namang mag-farming, ganun. Kaya yun, nagtanim pa kami ng gulay sa isang farm dun sa Bugyas. Okay. Yan po. And then nung nagtanim kami ng gulay, nakatanim na po ako nun. Medyo malaki na sila, pero dumating naman si Umpong nun. Okay, sabagin ko po. Yan po, yun na po yung turning point ng aking buhay na doon sa time na yun na dumating si Umpong,
bali disappointed ako kasi nasira yung mga ibang tanim ko doon. Tanim, opo. Hindi naman po lahat, pero kailangan kasi i-replace mo yung mga ibang nasira. Kaya lalaki na naman yung expenses. Kaya imbis na meron kang kikitahin doon, wala na. Kasi yun po, hindi namin pag-aari. Pag-aari ng ibang tao, tapos nakikisa ka lang kami. So, nagugupahan po kayo po doon sa lupa? O, bali, may supplier po kami doon. O, yun po yung nangyari nung nagkaumpong. Bali, disappointed po ako noon. Parang down na ako. Hindi ko na alam kung saan ako ulit mag-start. Kasi yun na yung pag-asa ko sana noon. Na para makabayad ng utang, ganun. Kaya ang ginawa ko noon, nag-sideline pa rin ako na sa mga concert for accounts, ganun. Pag may mga nag-invite sa akin na tumugtog, tapos sa Facebook, pinupost ko yung flute na gawa ko. Minsan, meron din naman mga nag-order din. Wow! Tapos kaya kaya may konti-konti rin nakita. Ganun. So napakaganda nga ng kwento nyo, no, Sir Elmo, sa kabila ng mga nangyari sa inyo, sa kabila ng mga dagok na nangyari sa inyong buhay, yun nga, na-scam kayo, tapos yung mga pananim nyo ay nasira, nasalanta ng bagyong umpong, pero sa kabila nun ay nanatili pa rin kayong masigasig, no, at matatag sa mga hamon ng buhay. So Sir Elmo, no, paano naman natin na maibabahagi sa ating mga taga-subaybay yung pwede nyo pong i-share na aral sa kanila? Bali, gusto pong i-share yung nangyari sa akin na ganun. Kasi sa araw na yon, na yung down na ako nung nasa farm ako nun, na kasama ko rin yung misis ko nun na nagbubungkal ng lupa, nag-replace sa mga tanim namin na gulay. Pero naiyak din ako noon eh, kasi ito na lang yung pag-asa namin. Pero hindi po ako tumigil sa panalangin kahit na may ginagawa ko, kahit na naglalakad kami, ganun. So, isip-isipo po sabihin na panalangin po ng isang tata niyo po para magpatuloy sa buhay. Opo. Kaya po nung araw na yun, hindi ko rin alam kung bakit dala-dala ko yung costume ko noon sa farm. Eh, ang layo-layo sa bahay namin. Kaya nung dala ko yun, naisipan ko na mag video sa taas ng bundok. Okay. Yung sa taas ng... Actually, napanood ko po yan, ha? Na-inspired po habang tumutugtog kayo ng plauta sa ibabaw ng bundok. Ay napakaganda ng himig at ang gandang pakinggan, talagang nakakawala ng problema. Yes, sa buhay. Correct, Father. Bali, ang kumuha po ng video na yun ay yung misis ko. Kasi nung pagkatapos namin inaayos yung mga tanim namin. Opo. Pagkatapos namin kumain, sinabi ko sa misis ko na baka pwede mo naman akong videohan. Ganun, eh, sabi naman, okay lang, sige, videohan niya ako. Ayun, andun kami sa tanim namin na carrots doon. Tapos yung nakatayo ako doon, tapos binibidyohan niya ako. Opo. Kaya naisipan ko siguro yun yung paraan din ng Diyos para mabilis ako sa time na yun. Kasi bakit dala ko yung costume ko sa at float sa farm? Yun, ang dapat gawin namin doon, magtanim lang ng gulay, ganun. Kaya siguro yun yung purpose na kung bakit ganun. Tapos pinos ko po yun sa mga gabi na yung napos ko noon. Tapos nung mga kinabukasan po yun sa isang araw, nagulat po nung kasi umabot siya ng trending. Hindi biro yung mga views ni Sir Elmo. Millions of views. Millions of viewers. Facebook at YouTube pa. Okay. So Sir Elmo, saan po ba kayo madalas na tumugtog? No, saan po ba namin kayo pwedeng mapanood or masaksihan na tumutugtog ng plauta? Bali, nag-start din po akong tumugtog din sa Session Road nung lumipat kami dito sa Baguio. Kasi sa mga dyan sa dami pong invitation nun, naisipan ko na tumira na lang dito. Kasi medyo malayo dun sa amin. Iwan ko yung mga pamilya ko doon, kaya lumipat kami dito. At minsan po, every Sunday, andun po ako sa Session Road. Minsan din po, mga Friday ng hapon at Saturday. Wow! So yan po, kung nais nyo pong mapanood, mapakinggan, no, ng personal si Sir Elmo, magtungo lamang po kayo doon sa mga nabanggit niyang lugar kung saan po siya madalas na tumutugtog. Actually, napanood ko siya sa Facebook na tumutugtog sa Strawberry Farm. Opo. Ang husay ng pagkakatugtog. Ang husay. Parang love song yata yung inyong tinugtog po doon. Bali yung traditional song po yata. And then kasama niyo po yung inyong anak? Ay, yung kasama ko po yung anak noon sa ano? Sa may market po, bulk market ng Baguio. Pero dito po sa Strawberry Farm ay napakagandang himig po yung inyong pinutugtog. Yes.
ilang beses kong pinakinggan yan, ay talagang full of inspiration and encouragement. Mm-hmm. Husay-husay. Kumbaga, father, no, na hindi ka lang ma-entice dun sa music, eh, nandun din yung ganda ng nature, no, yung background nung video ni Sir Elmo. So, kung nakaka-experience tayo ng stress sa buhay or depression, mm-hmm, kapag napakinggan natin yung music, mm-hmm, no, ni Sir Elmo, ay talagang mapapawi ang lahat totoo yan, ng totoo ito. Yan. Kaya nga ina-advise namin sa amin ito subaybay na kung kayo, mm-hmm, ay nakakaramdam na matindi kalungkutan, panoorin nyo lamang po si Mr. Plutman, papakinggan nyo kanyang mga tugtugin at ako na po ang nagsasabi sa inyo na mawawala po ang pagod nyo po, yes, sa pumaghapon. Correct, Father. So, tunay nga pong nakaka-inspire ang inyong kwento, no? Yung mga karanasan na nangyari sa inyong mga sa inyong buhay. So, Sir Elmo, pwede po ba kayong magbahagi ng mga aral na natutunan nyo sa inyong buhay na pwede namin pong ma-apply naman din sa amin? Sa akin pong natutunan, sa akin karanasan sa aking buhay ay... Yan, gusto pong ibahagi ito sa lahat na palagi ko pong sinasabi sa mga pag may mga may problema na nagsigdi ng advice sa akin. Yung sa akin po yung panalangin, yung palagi kang humingi ng tulong sa Diyos kasi siya naman po ang may control ng lahat. Kaya sa akin po at saka yung iba yung patience din natin, mm-hmm, na maghintay kung ano yung ibibigay ng Diyos sa atin. Kasi nasubukan ko po ito yung ilang taon kong panalangin na gusto kong matulungan yung mga kapatid ko. Mm-hmm. Pero dahil po sa talento ko na ito ay yung natulungan ko po sila, naging scholar sila dahil sa aking talento. Ganun. Pero hindi ko po inaasahan yun na yung time na susuko na sana ako, pero yun pala ibibigay ng Diyos na yung matagal ko ng panalangin. Kaya ako po tayong sumuko kung ano man yung problema natin sa buhay. Tuloy lang tayo na hintayin natin magkaroon tayo ng anong tawag yung patience? Yes. Patience na maghintay, huwag tayong magmadali kasi ibibigay ng Diyos po yun sa yun kung ito, kung yun po ay para sa atin. Amen. Mr. Elmo, bago po tayo magtapos sa ating programa, pwede po ba kami humiling sa inyo na isang tugtugin po para sa ating mga taga-subaybay? Sige po, Father. Ang ipapatugtog ko po ay yung nag-trending na video ko noong 2018, yung Eurythmia po. So much po, Sir Elmo. Tunay nga pong napakagandang pakinggan ng inyong musika. At talagang tumimo sa aming mga puso, no, yung napakinggan namin mula sa iyo. Maraming salamat po.
Sir Elmo, kung nais po namin kayong mapakinggan at mapanood yung iyong mga flute videos, saan po ba namin kayo pwedeng hanapin? Thank you po, sir. Bali, pwede po ninyo akong i-follow sa aking YouTube account, The Igorot Flutman po, at sa aking Facebook page, The Igorot Flutman din po, at sa The Julski Flute Music, o kaya po sa aking Facebook account, Elmo Lorenzo Enzo Jr. po. Maraming salamat po. Mr. Elmo, yung po nabanggit po kanina na kayo po ay gumagalang ng personal flauta para po sa ating tagasabaybay, saan po sila pwedeng makabili? Maraming salamat po, Father. Bali, pwede po nila akong i-message sa aking Facebook page o Facebook account o sa YouTube. Bali, ito po yung mga sample ng aking mga gawa na fruits. So ito po ang halimbawa po ng flauta na ibinibenta po ni Mr. Flutman. Bali, ito po ay made out of Japanese bamboo. Bali, Native American flute po siya. Tinuro din ng ating mga kaibigan na Native Americans yung paggawa. So ito po yung mga gawa ko. Ganun po yung tunog niya. Tapos yung iba ko pong gawa rin, meron din ako mga bird whistles, mga ganitong style. Tunog po ng ibon. Ganun po. Mga bird whistles po siya. Tapos mga iba-ibang key po yung mga gawa ko. May key of D, gaya nito. Bass po siya. Ito po yung nakasit na siya ng Do, Re, Mi. Ganun. Bali, meron din po akong maliit na key of D. Yung high notes. Ganito po siya. Medyo mas high notes. So may mas malalas. Tapos meron din akong mga key of G. Ganito, iba rin yung tunog niya. Ganun po. Key of G po siya. Tapos meron din akong mga key of F. Kompleto po yung key. Tapos meron din ako mga ibang ito key of A as in apple. Ito po yung ginamit ko sa Eurismiat. Okay, ito po siya. Ganun po, key of A. Tapos meron din akong E sharp. Mga ito po yung sa pag mag-change note siya. Kaya yung sa ginamit ko sa Eurismiat, dalawang flute po yun. Mali, ito siya. Yung iba po, meron din ako mga bass na key of C, yung mas mahaba. Ganun po yung tunog niya. Yan, pang relaxing po. Okay. Bale, yun po, iba-ibang sizes, iba-ibang key po siya. Yun. So ito po ay mabibili niyo po sa murang halaga at kung sino lang po ang gustong maka-avail po ng mga flauta ni Mr. Flutman ay pwede po kayo magsadya po sa kanya o sa mga fan page Facebook na kanya pong nabanggit. Okay, so thank you po, Sir Elmo. Maraming po salamat po. At dyan na po nagtatapos ang ating first episode nitong ating programang Lovingly Yours. Hatid po sa inyo ng words of encouragement from best friends in charity. Ito po si Brother Charles Adlawan. Father po Jan Pascua. Na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang, habang may buhay, may pag-asa.